Napamahal na sa akin si Marisa. Kaya, saktan ako sa ginawa niya. Ano bang ginawa niya? Pakiramdam daw niya, nahadlangan kong pagkikita nilang maging anak. Kung ano man ang humabag-labag sa loob, kailangan nalaman niya. Talaga, Kuya Ron? Kailan mamaparahan si Ella? Bakit? Yun ang hindi ko alam! Nakasama ng anak ko yung batang hinahanap niya! Di ba, Mongga? Hindi mo ba alam kung anong ibig sabihin pag-iingat? Akala ko bang magaling ka rumakit? Eh kaya naman pala puro palpak yung racket mo! Wala kang pag-iingat sa katawan! Kailangan eh! At saka, paano ko pa naniwalaan ni Adela kung hindi ko sasabihin sa kanya yung konting nalalaman ko? Yun ang estilo ko eh! Ay, kung ayaw mo na estilo ko, kanya-kanya na lang tayo ng racket! Gaga! Mas kailangan mo ako. Kaya kung ako sa'yo, aayusin ko ang trabaho. Delikado itong ginagawa natin. Kapag nabisto tayo ni Adela na magkakilala tayo, pasensyahan na lang tayo. Ako o ikaw, yun lang ang pagpipilian natin. Huwag mo nga akong daanin sa pag-iyak! Hindi tumatalab sa akin ang drama mo! Sige na, sige na. Itigil mo na yung kangungoy mo. Basta sa susunod, mag-iingat ka na, ha? Ha? Hindi ko naman gusto ipahamak ka, eh. Sige na, sige na. Marie, hindi na ako makakalakad, no? Sabi mo, sasabihin mo lahat. Hindi ka magsisinungaling. Ella, hindi pa naman natin alam eh. Kailangan kasi ng operasyon para malaman natin. Sabi ko na nga, babe, hindi na ako makakalakad. Hindi na ako makakalakad. Ella, tama na. Makakalakad ka rin. Magdadasal kami ni Marie para sa'yo. Marie, Pina, kahit papilayak mo, malupan ako. Bubuhatin niyo ako kahit saan kayo pupunta. Malo pa rin ako. Kaibigan niyo pa rin ako. Oo, Ella. Kami ang pamilya mo. Ella, tibayan mo ang loob mo. Huwag na huwag kang matatakot, ha? Masakit na yun. Ella, tandaan mo. Mahal na mahal ka namin ni Marie kahit anong mangyari. Adya yung pangalan mo, di ba? Anong ginagawa mo dito? Wala namin si Lina dito, ah. Gurado lang ako. Kung nakita niyo naman si Lina, tawagan mo ako. Ha? Hindi ka ba natatakot na baka isumbong kita kay Mami? Alam ko kung saan ka nakapwesto. Alam ko kung anong gusto mo. Sige na, tawagan mo ako. Ito number ko, ha? Ito, nalagay ko sa busa mo. Tawagan mo ako, ha? RJ? Halika nga dito! Bakit mo kinakausap yung babaeng yon? Siya naman lumapit eh. Alam mo namang ipapahamak niya tayo at aagawin niya sa atin si Rina. Mami, hindi niya aagawin si Rina. Babawiin niya ang tunay niya anak. Siya ang tunay na ina ni Rina.
Gusto mo na ba talagang tuluyang mawala sa atin ang kapatid mo? Hindi ko siya kapatid! Sasanay din natin siya mahanap! Tama na yan! Mula nang wala siya, binawalan niyo na ako! Kinalimutan niyo na ako! Itigil mo na yan! Sana masunog lang si Lina para ako na lang iniintindi niyo! Hi! Good morning! Nandiyan pa si Adela. Sino sila? Anong kalama kay Ate Adela? Eh, ako si Sheila. Marisa! Bisita ko yan. Oo, bisita niya ako. Ako nang bahala sa kanya. Nice meeting you, ha? Ako lang ang kakausapin mo sa bahay na to. Wala nang iba. Wala naman ako ibang nakakausap pa. Si Marisa lang. Basta. Sa akin mang gagaling ang pera. Kaya huwag ka na magtatanong. Ay, nasa ng pera? Simula pa lang yan. Kung mabait ka sa akin, magiging magandang relasyon natin. Cash? Para walang sabit. Hirap itong pagdaraanan ni Ella. Sana po, huwag na huwag po niyo siyang pababayaan. Mahal na mahal po namin siya. Kaya sana po, makaligtas siya. Alam ko po, mahal niyo ang batang tulad ni Ella. Sabi po yun ng mami ko sa akin. Tulad po ng pag-aalaga niya sa akin, tulad po ng pagmamahal niya sa amin ni Marie, sana huwag niyo pong papabayaan si Ella. Hindi na po namin siya papabayaan. Bigyan niyo lang po siya ulit ng pagkakataong makalakad. Mahal na mahal po namin si Ella, kaya tulungan niyo siya. Pero nasa recovery room na siya. Tara na! Doc, kamusta na po si Ella? Nakaligtas po ba siya? Ligtas na ang kaibigan ninyo. Makakalakad na po siya? Oo. Rin, narinig mo yun? Makakalakad na si Ella! Oo nga! Pero,
Pero kailangan mag-undergo siya ng ilang physical therapy sessions. Pero hindi pa nagtatapos yan. Lakas ng loob ang kailangan ni Ella para tuluyan na siya makapaglakad. Unti-unti yun, siyempre. Ibig niyo sabihin, magtatagal pa ho siya dito sa ospital? Sana. Pero kung may mapagdadalan tayo sa kanya na isang lugar na pwede niya ipagpatuloy ang kanyang therapy, okay lang siguro. Kamusta na ho, New York? Anong kinikwento sa akin na ang gano'n si Nito na nakamuntin ka raw? Oo nga po, ma. Malas eh. Hindi ka kasi nag-iingat eh. Ma, it was an accident. Hindi ko naman ho sinasadya eh. Paano ngayon yan? Hindi ikaw ang gumagastos sa ospital. Opo. Saka kumuha ng pera. Baka naman kinuha mo yung pera sa opisina. Hindi ka nagpapaalam. Ma, kay daddy ako humingi ng tulong pang bayad doon sa ospital. Ma, kanino pa naman ako tatakbo? Ayoko namang galawin ng pera mo sa opisina. Ay, naku, Ronaldo. Ikaw ang bahala. Teka, ikaw ba pumapasok pa sa eskwela? Of course, ma. Sabi kasi nagyayamila mo, halos hindi ka na daw umuwi ng bahay. Nagbababad ka raw sa ospital kasama mga hampas mo. Ma. Wala na ang kailangan niya sa'yo. Hindi naman kailangang tanjan ka at halos dyan ka na tamira. Uuwi na kami ng kapatid mo dyan next week. Siguraduhin mo lang susunduhin mo kami sa airport. Yes, ma. Hello? Ma! Ma! May pababantayan ako sa'yo, Dolfo. Siguraduhin mo lang na hindi siya mawawala sa mata mo. Ako pa ba sasabihan mo, Adela? Bobo! Tatlong bata nga nakakawala sa'yo eh. Siguraduhin mo hindi ka papalpak dito, ha? Sino naman ito pababantayan mo sa akin? Si Sheila. Sheila? Oo, si Sheila yung babaeng kumausap sa akin. Sino ba tong Sheilang to? Eh, isang babaeng mababang lipat. Kaya sigurado akong madali mo itong mahahanap. Ano na mga atraso niya sa'yo? Masyadong madaldal. At oras na mabayaran ko yan at makuha ko ang kailangan ko sa kanya, gusto ko siguraduhin mong mananahimik na siya, ha? Mananahimik? Oo, at yung hindi na makakapagsalita pa kahit kailan. At huwag ka mag-alala. Iba to dun sa unang usapan natin. Dadagdagan ko, bayad ko sa'yo. Paano, Bebe? Uuwi na muna ako, ha? At may mag-asikaso naman sa bahay, saka sa mga paninda mo. Oh, sige, oh. Pero isama niyo na ho si Jenny para may makasama kayo sa bahay. Oo, sige. O, ihatid ko na kayo sa labas. Aling mami, siguro mabuti pa ako na maghatid sa inyo sa inyo. Ay, naku, Ron. Wag na. At mas kailangan ka ni Bebe dito at saka ng mga bata. Ma, ay na. Oh, tara ay, na. Ihatid na lang natin sa bahay. Marie, Rina, sandali lang, ha? Kasi sariwa pa ang mga sugat eh. Eh, masakit eh. Gusto mo, yakapin na lang kita para mawala na yung sakit? Pati, makakalakad mo ba ako? Oh, Ella, makakalakad ka pa. Pero hindi muna ngayon. Kasi kailangan mo muna ng ilang araw dito sa ospital para magpagaling. Pero makakalakad ka rin. But na lang, nandito kayo. Di ba, Ella, kami ang pamilya mo? Hindi naman tayo magkakalayo, eh.
Pangako? Pangako. Pangako? Ah, aray! Alam kong kailangan ka ng mga bata. Pero hayaan mo mabigay ko yung tulong ko sa kanila. Lalo na ngayon, malaking pangangailangan ni Ella. Inako ko ng responsibilidad ko sila eh. Kakayanin ko naman. Tsaka isa pa ron, laki-laki na nang itulong mo sa amin. Pero hindi pa sapat yung sa nagawa ko eh. Kung ako na lang kaya mag-alaga kay Ella. Ano yung mo sabihin? Iuwi ko muna siya. Sa akin muna siya titira.